galing ako sa mahirap. Yan. Natawa nga ako dun sa mga pangako na interview to si Alang Cayetano. Ni-interview yata ng periodiko. Eh, nabasa ko ngayon eh. Yun mga pinagsasabi ni Alang Cayetano kung ano gagawin niya. Sabi dun sa dyaryo at dun sa balita. Lahat ng sinabi niya, nabanggit niya ang gagawin niya, ah, o programa niya, eh, yun din ang binanggit niya nung una siyang tumakbo. Mga kaibigan, di ba sinasabi natin yan? Ah, pagod na kayo. Ano ano'y kakampanya niyo ngayon? Anong gagawin niyo? Kasi may kausap ako eh. Ano kaya gagawin itong mga ito? Eh, sabi niya, sabi ko, ano'y papangako nila ngayon? Hindi pa kaya sila naubusan ng pangako na hindi matutupad? E di yun din dati. E nagkatotoo eh. Lintik na Cayetano ito, mga kaibigan. Oh. Nakakahiya ka. Ha? Tumatakbo ka pa. Bay. Kami na naaawa sa inyo eh. Ha? Hindi mo na mabibilang yung pera mo eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eto, ha? Pero makapusin na tayo sa oras eh, mga kaibigan eh, di ba? Sayang eh. Eh, sarap pa naman basahin itong sinabi ni Cayetano. Mga bago niya raw gagawin. Eh, yun din pala yung sinabi niya noong nakaraan. Alatang-alatang ng lolo ko, tinan ninyo. Presidente, tatakbuhan daw oh. Nagpapaano, di ba? Nagpapa-charming. Walang sumama eh. Sabi niya, siya raw ang gustong maging presidente ng mga, ha, mga pastor. Di ba sabi? Pastor si MES eh. Eh, nung tinanong ko, ilang kaya yung pastor? Nakausap niya gusto siya maging presidente. Dalawa ho. Eh, ba't ka ako? Sabi niya, marami. Di ba yung dalawa, marami na yun. Kasi lagpas na sa isa eh. Nagkatotoo! Mga kaibigan, kaya hindi tumuloy oh. Sinatong na naman ang tatakbuhan. Mahiya ka naman, magkapatid kayo. Ha? Dadatnan mo rin yung kapatid mo na naman. Tapos yung asawa na naman niya, kandidato na naman yun. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ni wala silang pondo ha, na binigay ha, specifically para sa COVID under the office of the President. Pero si Vice President Lenny Robredo sinisinop niya kung ano yung nakukuha niyang tulong mula sa iba, sa pribadong sektor. Mga kaibigan, yun ang pinagyayaman niya. Wala naman silang binibigay na pondor yan. O ito, kumilos din ang Office of the Vice President. Bigyan din natin ng pondo para makatulong natin, makatuwang natin. Ha? Na maabot natin ang mga mamamayan, lahat ng apektado. Oh, hindi. Divisive. Oh, hindi. Si Vice President, minamasama nila lagi yung kwan, yung mga suggestion. Di ba? Testing. Oh, yan, lumalabas na ngayon. Meron na naman bagong pag-aaral na ginawa, kulelat na naman tayo pagdating sa COVID response, mga kaibigan. Tayo na naman ang pinakakulelat, maging ang pagbakuna ay napakabagal. Paano? Ang inaantay yung pong mga donasyon. Ha? Tapos akala mo kung mga sinong, akala mo binili nila eh. Wala pa namang napapaulat na binili, kundi yung China eh. Hindi mo nga alam kung binili nila yun eh. Ba't hindi nila may account?
Asan? Magkano? Paalam nyo. Di ba? Magkano lahat ang binayaran nyo at magkano ang halaga ng bili ninyo ng bakuna sa China? Oh. Di ba? Eh, sabi, di ba, ang pangalan ng bakuna ng Inchiki, Sinovac. Ha? E, meron pang isa eh. Sinopharm ba yung isa? Oh, yung Sinopharm. Yun yata pinainix yun nung una, di ba? Meron pang ano, hindi man natin alam kung totoo yun. Si Duque pa raw ang nag-i-injection eh. Di ba? Si Digong nyo, ha, tinuro ka ng Sinopharm. Dalawa yun eh, di ba? Dalawang dose yun, yung isa sa susunod naman. Eh, pero anya, yung unang turok, Sinopharm. Yung pangalawa anya, ano yun? Sinungaling. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang kinabukasan, sabi ni Vice President Lenny Robredo, pinipili, pinagsisikapan, ipinaglalaban. Kailangan nating piliing humakbang. Oh, heto ako ngayon, humahakbang, ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Kung saan ang bawat Pilipino ay may pagkakataong umasenso. Kung saan ang lakas ng bawat isa ay nagiging nagkakaisang lakas ng lahat. Lakas na dadaig sa anumang krisis, anumang hapon. Lakas na magiging simula ng ating kolektibong pagbangon. Buong buo, ang tiwala ko, magtatagumpay tayo. Yan po, ha? Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong